Ang Sukat ng Kahalagahan ng Isang Tao, August 18, sa mga makalangit na dako. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan, at umibig sa kaawaan, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Mikas Kapitulo 6 Versikulo 8. Kung ano ang isang tao ay may mas malaking impluensya kaysa sa kanyang sinasabi. Ang tahimik, matuwid, makadiyos na buhay ay isang buhay na sulat, nakikilala at nababasa ng lahat ng tao. Ang kabanalan ay hindi nahuhubog mula sa labas o isinusuot, nagliliwanag ito mula sa loob. Kung tumatahan sa puso ang kabutihan, kalinisan, kaamuan, kababaan, at integridad ay magniningning ang mga ito sa pag-uugali, at puno ng kapangyarihan ang gayong ugali. Hindi ang instrumento, kundi ang dakilang manggagawa na sa kanyang kamay ang instrumento ay ginagamit, ang tumatanggap ng kaluwalhatian. Ang pusong puno ng pagmamahal ng tagapagligtas, araw-araw ay tumatanggap ng biyaya upang ibahagi. Ang buhay ay nagpapakita ng tumutubos na kapangyarihan ng katotohanan. Ang patotoong ibinigay tungkol kay Jesus ay, kailanmay walang taong nagsalita ng gayon. Juan Kapitulo 7 Versikulo 46. Ang dahilan na si Kristo ay nagsalita ng walang ibang taong nagsalita ay dahil nabuhay siya ng walang ibang taong nabuhay. Kung hindi siya nabuhay ng katulad ng kanyang ginawa, hindi siya nakapagsalita ng katulad ng kanyang sinalita. Ang kanyang mga salita ay nagtataglay ng nakahihikayat na kapangyarihan, sapagkat nagmula ang mga ito sa dalisay at banal na puso, na may pagmamahal at pakikiramay, kabutihan at katotohanan. Samantalang nagbabantay ang mga pastol ng kanilang mga tupa sa mga gulod ng Bethlehem, dinalaw sila ng mga anghel sa langit. Kaya ngayon, samantalang ang mapagpakumbabang manggagawang Diyos ay tumutupad sa kanyang gawain, nakatayo ang mga anghel sa kanyang tabi, nakikinig ng kanyang mga salita, na pinapansin ang paraan kung paano niya ginagawa ang kanyang gawain. Kung palagi siyang magtitiwala sa Diyos, hindi magpapahintulot ang mga bantay na anghel na masira ang kanyang gawain. Hindi nila hahayaang mabaluktot ito sa mga linyang maglalagay sa panganib ng layunin ng Diyos. Tumitingin ang Diyos sa gawaing nagmumula sa mga kamay ng kanyang bayan. Hahatulan niya ang bawat gawa upang makita kung anong klase ito. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon ang nangungusap para sa sarili nito. Binabago nito ang mga pag-uugali ng lahat ng tumanggap nito, pinagbubuti ang pagiging kapakipakinabang ng mga ito, at pinapaganda ang lahat na makasasalamuhan nito. Ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa posisyon ng responsibilidad na kanyang kinalalagyan kundi sa espiritong katulad ni Kristo na kanyang ipinapakita. Kapag tumatahan ang tagapagligtas sa puso, ang gawa ay nagtataglay ng bakas ng banal na pakikiugnay. Hindi nagpapakita ang sarili. Nahahayag si Kristo bilang isa na lubos na kaibig-ibig.